kakasuhan ng Senate Blue Ribbon Committee si Pangulong Rodrigo Duterte kapag natapos na ang kanyang termino. Giit ng Senado, may pananagutan ng Pangulo dahil daw sa pagkonsinti sa mga anomalya sa formally. Nasa frontline ang balitang yan, si Mayan Los Baños. Samantala, nagsanib-puwersa ang pinakamalalaki at pinagkakatiwalaang media organization sa bansa para tumulong sa mga botante sa pagkilati sa mga tumatakbong pangulo ng bansa. Mapapanood at mapapakinggan yan ng live sa Biyernes po na nasa 300 TV and radio station sa buong bansa, kabilang na ang TV5. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. 3 buwan na lang, eleksyon na. Ang tanong, may napili ka na ba? Bilang pakikiisa sa matalinong pagboto, magkakaroon ng live presidential forum ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP sa Biyernes, February 4, alas 9 ng umaga. Pinagsanib-puwersa ng KBP ang TV5, One News, ABS-CBN, CNN Philippines, DZRH at Bombo Radio para kilalanin at kilatisin ang inimbitahang 6 na presidential aspirants na sina Leody de Guzman, Ping Lacson, Bongbong Marcos, Isko Moreno, Manny Pacquiao at Lenny Robredo. Moderators sa forum ang mga veteranong journo at news anchors na sina Karen Davila ng ABS-CBN at Rico Hizon ng CNN Philippines. Ang pagiging presidente, mahirap pong trabaho. Sinasabi ko, mas mahirap yon kesa humarap sa mamamahayag. Ano ba ang kakayanan ng kandidatong yon? Lahat yon maririnig natin dito sa forum na ito. Ang gusto ko nga sa format na ito is that there are 2 moderators, me and Karen Davila, and then we also have panelists who will be asking the tough questions. So, it's not just one person asking the questions, it is the moderators and the 4 panelists. So that's what makes it so broad and very interesting for all kababayans to watch. Tatayong panelists ang mga batikang mamamahayag na sina Edling Gao ng TV5, Robby Alampay ng One News, Elmar Acol ng Bombo Radio, at si Dan Andrew Cura ng Far East Broadcasting Company. For the longest time kasi our problem has always been na we seem to be content with general statements, with marvelously vague pronouncements and platforms. I suppose the public deserves more than that. What we would like to do is to peel the onion, sabi nga eh, para mahima yung mga issues na lagi nilang sinasabi. May 5 minutong presentation ang bawat kandidato para magpakilala at ilahad ang kanilang mga plataforma at priority programs bago magtanong ang mga panelists. May town hall din kung saan bibigyan ng pagkakataon ang ibang KBP member journalists mula sa iba't ibang panig ng bansa na magtanong sa mga kandidato. Dito sa Studio 4 ng TV5, gaganapin ang KBP Presidential Candidates Forum, first ever collaboration, isang pambihirang pagsasama sa pagitan ng TV5, One News, ABS-CBN, CNN Philippines, Bombo Radio at DZRH. Dito uupo ang mga moderators, habang dito naman uupo ang mga journalist na miyembro ng panel. At dito sa likod ko, makikita nyo ang 2 screens kung saan dito ipoproject ang mga presidential candidates na dadalo via Zoom. 3 oras tatagal ang forum na mapapanood at mapakikinggan sa nasa 300 TV at radio stations nationwide. Sa mga nagtatanong kung kompleto bang makadadalo ang 6 na kandidato, yan na lang daw ang dapat abangan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.